Hi mga ka-parm, patuloy pa din nagko-consolidate si Miss Market. Nag-green siya uli kanina. Interesado pa din tayo sa mga range trades at sa mga market leaders pag ganito ang galaw ng ating index. Check natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin niyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura niya. Pakihanap na lang po doon sa ating tutorial playlist. And explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin itinatransfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Check natin ang ating index. Tuloy pa din ang consolidation niya. So, ayan guys. Nag-green na naman siya. And nag-stay siya above DP50 natin and above MA20. Ito yung gusto natin mangyari guys bago siya mag-breakout dito sa 7,000 level niya. So, medyo maliliit yung mga volume. Pero okay lang yan. Gusto natin ito, yung mga may nagbobodega dito sa area na to. And hinihintay din natin mag-cross tong MA50 above MA100. So, ito healthy to guys. Gusto natin itong mga gantong galaw. Consolidation above DB50 tsaka sa isang MA niya. At dito sa MA20 niya. So, yung mga tinitrade pa din natin, market leaders, magaganda yung mga galaw ng market leaders natin, yung mga nag-go all-time high. At pwede din tayo mag-range trade kasi kung napapansin natin, parang nag-range na din to si Miss Market. So, red candle, green candle, red candle, green candle. Salit-salitan lang. Yan ang ating index. Check natin yung ating mga nag-breakout kanina. Tatlo sila, si Monde, GMA7, tsaka si Wilcon. So, alam ko, all-time high lahat to. Check natin si Monde. So, ang plan natin kay Monde, ito kasi meron siya ditong resistance. Makikita nyo, tatlong beses niya nang tinamaan yan. Yung body niya, dalawang beses. Tapos yung high niya, isang beses. Tatlong beses nag-react yung price niya dyan. Dito sa 15.60. Yan yung ating breakout level. Buy tayo after yung mag-breakout, 15.62. Pero dito guys, first tranche pa lang natin to. So, tinamaan kanina yan. So, kung nakabili ka dyan, okay. Second tranche natin, 16.00. Ito naman, dito sa breakout nitong all-time high. Ito yung all-time high niya, 15.98. Tapos ngayon, nag-close siya sa 16.04. Possible TP natin kay Monde, 17.60, nakuha natin sa ating trade plan calculator. And isa pang nakuha natin sa trade plan calculator natin, itong cutoss. Itong cutoss natin, since maliit lang yung ginalaw ni Monde kanina or yung tinaas ni Monde kanina, hindi na natin siya babaguhin. Ang mangyayari na lang, re-retain natin to 15.30 or percent cutoss natin or kung babalik siya dito. Dito sa ating first tranche. Kung babalik yung price na dyan, pwede na kayong mag-isip magbenta. Okay, yan si Monde. Isa pang nag-breakout sa atin kanina, GMA7. So, all-time high na naman to si GMA7. Lagi niya nang binibreak yung all-time high niya. Dito, binibreak niya to. Ito yung all-time high niya. Na-break niya na yan. Kaso bumalik doon. Tapos ngayon, nag-go all-time high na naman siya. 14.40. So, inaasahan natin to guys, itong mga ganitong galaw. Itong nag-go correction and consolidation. Kasi nga, ganun din ginagalaw ng ating index. So, sumasabay itong mga to. Itong mga stocks natin. Pag dumire-diretso na yung galaw ng Miss Market, pataas, baka dumire-diretso na din itong mga to. Itong mga market leaders natin. So, breakout level natin dito. 14.38, bibili tayo after niya mag-breakout, 14.40.
possible TP natin. Nakuha natin sa ating trade fund calculator. So check natin yan guys ha, GMB7. Kasi wala na tayong makitang resistance after nung all-time high nung mga stocks. Kaya dito natin kinukuha. So ito, sa kaliwan tong GMA7, dito sa ilalim, makikita nyo meron tayong TP1 dyan, 10%. Yun yung ginagawa nating initial TP natin. So 16.04. Tapos nandito din sa kaliwa, yung katos natin na 4%. So tingnan muna natin yung ating TP1 or initial TP natin, 16.04. So initial TP, pwede pag tumama yung price dyan, pwede na kayo magbawas ng position nyo. For example, benta kayo ng 50%. And yung 50% na natitira, siya na lang yung masakay nyo kung hanggang sa aabot yung price ni GMA7. Or kung hanggang saan kayo may stop. For example, nag-pick yung GMA7 dito, tapos nag 4% drop. Yun yung ating trail stop. So, ayan yung ating possible TP na 10%, 16.04. Ang ating cut loss, 13.96. So, maliit lang din ginalaw ni GMA7 kanina. Nire-retain na natin itong 4% cut loss natin. Or, another option is yung pag bumalik sa box, pwede na kayo magbenta. So, option lang yun guys ah. So, ito yung dalawa option natin. Pag bumalik sa box or itong cut loss natin na 4%. Volume niya kanina, below average, RSI niya 79.36. So, meron tayong wall dito guys na tinitignan, itong 85 tsaka 90. So, malayo pa naman yung RSI natin dyan. So, dito guys, 85.64 tsaka 90.40. So, malayo pa yan, pwede pang tumaas ulit si GMA7. Next na nag-breakout sa atin, si Wilcon, all-time high uli. Ang ganda ng breakout ni Wilcon. Gap up. So, ganun din, guys. Meron tayong tranches dito. So, first tranche natin, dito sa breakout, dito sa box. Itong body box niya. Breakout level natin dito is 19.20. Bibili tayo after niya mag-breakout. 19.22, yung first tranche natin. Second tranche natin, pagka-breakout dito sa all-time high niya. So, ang all-time high niya, 19.50. Bibili tayo after niya mag-breakout, 19.52. Cut loss natin, nire-retain ulit natin. Since 3% lang yung tinaas ni Wilcon, so, ang option ulit natin, pag dumating tayo dito sa cut loss natin, tsaka tayo magbibenta, 4% cut loss, 18.74. Or kung babalik yung price sa loob ng darkest box, pwede na kayong mag-isip, magbenta. Volume kanina ni Wilcon, above average ulit. Tingin ko may continuation pa to si Wilcon. RSI niya, 68.31. So, kung nakabili kayo dito guys, hindi na kompleto yung ating criteria. So, small allocation tayo, dalawang bilhin natin. Example natin is kung 40,000 yung nilalagay nyo sa isang trade, dito dapat 20,000 lang. So, small allocation. So, dito dapat dalawang 10,000. So, 20,000 lang dapat. Pagka lumampas to sa 70, pwede uli kayo magdagdag. So, magiging full allocation na kayo dito. Itong 70 itong ano, RSI, lampas 70 yung RSI natin. Okay guys, yan si Wilcon. Yan yung ating tatlong nag-breakout kanina. Congratulations sa mga nakakuha nito. Ito na yung ating top 5 picks para bukas, June 30, Wednesday. BC, ICT, HLCM, BPI, tsaka si Ever. Check natin si BC. Galing sa consolidation to si BC. Galing sa drop. So, lagyan natin siya ng box. Check muna natin yung general look ni BC. So, ito yung mga possible TP natin. Makikita nyo,
nagre-react yung price dito. Kung may box dyan, yan yung Jarvis box nya. Dito sa area na to, yan yung magiging possible TP natin. So si BC, una pa siya sa kanyang all-time high, kaya body to body tayo dito. Breakout level natin, 5.79, bibili tayo after niya mag-break out, 5.80. Possible TP natin dito. Check natin itong unang resistance. So 5%. Itong pangalawang resistance, 8.79%. Ito na yung kuhain natin. Initial TP natin. Possible TP, 6.34. Cut loss natin kay BC. Check natin sa ating trade plan calculator. So, ang buy pala natin sa kanya, 5.62. 4% cut loss natin kay BC. Volume kanina ni BC, below average, RSI niya, nasa parabolic level na. Sana mag-breakout with volume bukas. Para full allocation tayo kay BC. Next natin, ICT. So si ICT, parang galawang GMA7 din to. All-time high. Kaya all-time high siya. Recovery natin sa D. So, ito yung ating breakout level dito. Yung all-time high niya. So, 164.90. Ayan, 164.90. Bibili tayo after niya mag-breakout. 165. So, buy 10 na itong si ICT. Kaya 162 ang ating buy. So, itong mga blue chips guys, mabagal galaw na to, pero pagka nagdire-diretso naman, kunyari nakabili ka dito sa structure na to or dito sa structure na to, mga ilang percent ka na dyan. So, 26%. Kung dito sa susunod na structure, around 17%. So, okay na din. Matagal nga lang. Pero kita pa din yan, guys. Ito yung buy natin after mag-breakout, 162.00. TP natin, kuhain natin sa ating trade plan calculator. 162. Ano tayo ng pending palitan dito? 162. Ito na pala, si ICT. Ang ating 10% TP, 180.50. Initial TP. Cut loss natin kay ICT. Sa trade plan calculator natin kukuhain. So, 157. Yung trade plan calculator natin, meron tayong tutorial niyan. Pakihanap lang doon sa ating tutorial playlist. So, ito yung ating 4% cut loss. 157. Double check ko lang kung tama.
volume kanina ni ICT below average RSI niya 67.04. So kung mag-breakout to, abot na to sa above 70 yung RSI niya, pwede tayong mag-pull allocation kay ICT. Next natin, HLCM. Si HLCM, ito gumawa na siya ng structure niya. Nag-breakdown na din siya, nag-consolidate. So, okay na din to. And then, meron na siyang bagong mga volumes. Breakout level natin dito. $6.80. Bibili tayo after niya mag-breakout. $6.81. Possible TP natin dito kay HLCM. So, kuhain na natin yung pick na to. And then, take note nyo na lang, since itong si HLCM, nag-reverse pa lang siya. So, nag-try siya mag-reverse. Ito rin, nag-cross na yung MA50 above MA100. Pero pag ganito, makikita nyo naman, madami pa siyang resistance dito. So, take note na lang dyan. Hanapin nyo yung mga resistance and tingnan nyo kung ano yung magiging effect dun sa price pag tinamaan nung stock yung resistance na yun. Check natin kung anong pwede nating TP dito. Dito 8%. Actually, pwede na to. Ito 14%. Pakuhain muna natin itong 8%. Guys, dito sa ranging market natin, yung ginagawa ni Miss Market, nag-range siya. Kailangan nyo talaga mag-take profit. Kahit hindi lahat, basta kailangan nyo mag-take profit kasi hindi nagtutuloy-tuloy yung mga stocks. Minsan nag-range siya, nagko-consolidate ng matagal, and then tumataas pa din naman, kaso nga lang, baka matagal lang kayo sa pag-range niya. Possible TP natin dito, 7.43. So, ang possible gain natin dyan, 8.53%. Cut-loss natin kay HLCM, 681 tayo bibili. HLCM. $6.81. Ang cut-loss natin, $6.60. percent cut loss. Maganda yung volume ni HLCM kanina, above average. RSI niya nasa 65. Check natin kung lalampas sa 70 yung RSI niya pagka nag-breakout si HLCM. Next natin, si BPI. So, blue chip ulit tayo. Tinetesting niya na naman yung kanyang breakout level. Nagawa na natin ang plan to, guys, eh. Kaso nga lang, ito, maganda pa naman ginagalaw niya. Lagi niya tinetest yung breakout level niya. Ito yung box niya, medyo malaki na. Hanap tayo ng possible TP natin dito. Kuhain natin itong pick ng candles dito. Pwede dito. Pwede din banda dito. So, dito sa taas nito and ito. Breakout level muna. Ito yung breakout level natin. 89. Bibili tayo after niya mag-breakout. 89.05.
possible tipin natin. Tignan natin kung ano pwede dito sa dalawang resistance niya. Ito 4%, ito 5%. So ayan mga resistance yan guys. Pwede pa tayong maghanap since hindi pasok sa risk to reward ratio natin tong dalawang resistance ito, pwede tayong maghanap ulit. So dito naman sa may gap. Ito, tsaka itong isang area dito, pwede yan. Tingnan natin kung ano pwede yung TP area natin. So take note na lang dito sa dalawang resistance na yan. Dito sa isa 9%, sa isa 9.73%. So kuhain na natin itong taas. Possible TP natin dito. $97.90. So, $98. Tatlos natin kay BPI, $89.05. Alam ko, recently lang, nasa top 5 picks natin ito. Baka may record pa tayo nito. $89.05. BPI. $89.05. Ayun, guys. So, ang cutlos natin, 86.30. 4% cut loss. Volume ni BPI kanina below average, RSI niya 63.18. Yan si BPI, next natin. And yung last, si Ever. So guys, dito kay Ever, ingat-ingat kayo sa pag-trade. Madaming naiipit dito. Kung hindi nyo pa itong kayang i-trade, iwas muna kayo guys. Kasi medyo mahirap nga i-trade to si Ever. So gagawin natin dito, parang boss swing box. So nag-swing na to. Mukhang nag-bounce na siya sa MA20. Gawa natin yung structure na maliit, maliit na box or yung ating farm boss swing box. Breakout level natin dito 0.52, bibili tayo after yung mag-breakout 0.53. Possible TP natin dito sa farm boss swing box. Automatic yung ating taas nung big box. Possible TP. 0.7. Possible gain natin dyan, 31%. Pero guys, pag ganito, ito yung tinitrade nyo. Kung tumaas na yung price niya, palagi kayong nakabantay dun sa inyong trail stop, guys. Lagi kayong nakabantay dun sa trail stop nyo. For example, yung trail stop uli natin, 4% nung peak. Kunyari, nag-peak dito yung candle, 4% din yung ating trail stop. Pwede nyo i-check dun sa ating trade plan calculator. Yung mga ganyan. Around here, dapat nag-trail stop na kayo kung bababa pa yung price niya. So, bantay kayo palagi nito kay Ever pag tinitrade nyo to. Isang flak nito, masakit-sakit. Bumaba siya ng 51, kunyari nasa 52, bumaba ng 51. Nampas 1% na yata yung loss mo nun. Kaya, ingat-ingat kayo dito. So, ang cut loss natin kay Ever, bibili tayo 0.53. Ever, 0.53. So, na-trade na din natin dati yan. Ayan, 0.1960 yung bili natin. Ngayon, nasa 0.53 na siya. Tama nga ba? 0.52 pala. Pero ang buy natin, 0.53.
Cutoff natin 0.51. So 0.51. So malapit lang guys, so isang plak lang. Sell ka na kaagad. So kung hindi kayo prepared na i-trade to si Ever, wag muna kayo mag-trade ng ganito. Paglalaroan ng mga gantang stocks yung inyong psychology, baka maipit kayo. Pwede nyo i-try ito sa virtual, ma-practice nyo inyong trail stop at yung mga TP area nyo. Actually, pwede pa kayong gumawa ng ibang TP area dito. Pwede nyo mag-sell up dito, so may gap dyan, and dito. So malalaki na din yung kita dyan pag dyan kayo nag-TP. Dito 8% na pala, and dito 14%. So set lang kayo ng mga ganyan, mga TP area nyo. And yung bantayan nyo palagi yung trail stop nyo kung magka-trade kayo nitong Ever. Okay, and si Ever, volume niya kanina below average RSI niya. Saan ba nag-bounce yung RSI ni Ever? Around 50. So hindi siya bumaba ng bear area. So RSI niya ngayon 60.40. Yan si Ever. And yan yung ating top 5 picks para bukas, June 30, Wednesday, end of month. Sana nag-gain tayo lahat. Quote na tayo. Time is your friend, impulse is your enemy. So kanina guys, nagtitrade ako. Nakikita ko si Ever. Pinipigil ko yung sarili ko. Ayoko maging impulsive sa pag-trade kay Ever. Medyo masakit nga siya pagka bumababa. Kaya pinipigil ko yung sarili ko. Pero nag-trade na din ako sa kanya kaninang end of day. So, yun naman talaga yung aking plan kay Ever, end of day trading. And tinitingnan ko din yung naging ano niya, ganong kalakas yung close niya. So, bumili na ako. Bukas, ang gagawin ko na lang, kailangan ko lang maging defensive. For example, yung mga stop limit ko or yung aking mga cut loss and yung aking TP at yung mga trail stop ko, pag na-hit, kailangan ko lang siyang sundin. Pag nag-trade ka kasi ng Ever, medyo impulsive ka, parang pag-iisip mo, impulsive ka, tataas pa yan. Hindi, mag-bounce yan, ganun. Yun, medyo nakakasira na psychology pag ganito yung mga tinitrade. So, ingat-ingat kay Ever bukas, tsaka kailangan talaga, pag nag-trade kayo, plan your trade, tsaka within your system talaga. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na ilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.